Meron isang bagay na itinanim itong si Dan Fernandez sa kanilang... Totoo, at hindi naman kasi inaagrihan eh. Hindi inaagrihan ni Abante, di ba? I mean, we have to review it, I guess, kung ano yung maging reaction ni Abante, no? Kasi tama yung argument ni Gossip dito eh. Pulis yan eh. Siyempre, pumunta siya doon sa, tingin niya na hostile territory at the same time, unfamiliar territory. Damage control. Dito nga sa pasabog at pag-aakusa ng isang puli, Grijaldo, doon sa Senate. Alam na natin yan. Bakit iba yung analysis ni Atty. Nick Laird tungkol dyan? Hinusgahan yun na yung dalawang congressmen. Kung nagawa nga ni Bato na gawa ng script si Kerwin at Jan, possible rin na pwedeng script rin si, ni Bato yan. Tamo na ha! So hinusgahan mo si Bato, right? Happy life! You don't look happy. Sabi mo, eto happy life ha. Sabi mo to ha, ikaw, sa'yo galing to. Sabi mo, bakit iba yung analysis ni Atty. Claire tungkol dyan? O, huwag na natin damage si Atty. Claire dito. Okay? Huwag natin damage dyan. Punta na lang tayo, huwag ka mag-appeal to authority. Huwag ka mag-appeal to authority. Okay? O, tanggalin natin si Atty. Claire dyan. Sexy lang yan. Punta na tayo sa hinuhusgahan nyo na yung dalawang congressmen. Kung nagawa nga ni Bato nagawa ng script si Kerwin at Diane, possible rin nagawa ng script rin yan ni Bato yan. Teka, ano ba? Senador si Bato, di ba? Oh, ngayon, question. Sinsabi mo, ginudge mo si Bato na gumawa ng script, bakit mali yung pag-judge ko na ginawa nila ng script? Eh, press lang tayo ng assumptions, di ba? Magkaiba lang tayo ng tao. Pero we run in the same logic. Oh, ngayon, ganito. What if I grant that? I grant yung sinasabi mo na ginawa ni Bato ng script si Kerwin at Diane. Ngayon, you also have to grant yung possibility na gumagawa sila ng script ngayon kay Garma. Right? We're using the same logic here. So ngayon, bakit ikaw tama, ako mali? Pag-isipan mo lang, ha? Next time, huwag kang mag-a-appeal to authority. Kasi alam mo kung bakit. Kasi pag nag-appeal to authority ka, ibig sabihin, mahina ang critical thinking mo. You cannot argue the point. So, don't do that ever again. Okay? Kasi nagmumukha kang weak. Then, actually, it actually proves your weakness. Why? Pag sinabi ko, sabi ni doctor ganyan, ibig ba sabihin nun, tama ako? No, I have to argue it, right? Then, since you argued your point as part of appeal to authority, okay, fine. Sinabi mo, ginawa ni Diane, tsaka si ng script ni Bato. How is that different with my claim? Nandun ko lang sa kabilang side. Ako nasa kabilang side. Eh, hindi naman senador si Bato nung time na... Pero, i-assume ko na nga. Kasi sabi niya kasi may kasama sa claim niya na gumagawa ng script ngayon si Bato. Tama? Sinama ko na rin. So, ginawa ko ng generalization yung point niya. Ang gusto ko lang malaman, you judge the guy, Senator Bato, right? And I judge these people, the congressman. How is your claim different than my claim? Different characters lang yung pagkakaiba, right? Sa pasabog at pag-aakusa ng isang pulis na si Grijaldo doon sa Senate, alam na natin yan. Pero ano nga ba itong pinagsasabi ng chismosong ito na meron nga daw itinanim na tao itong si Dan Fernandez? At bakit kaya? Sa malikot nating isip, itatry nating alamin kung bakit nga ba. Bakit nga ba pinanggit ito ni Dan Fernandez? Kasi ganito, no? Ganito, Salmonella. Think about it this way. Tsaka si Happy Life. Sabihin na natin, tanim yan ni Bato. Let's assume that for the sake of argument. Okay? Kasi kailangan natin i-run yung logic eh. Kailangan natin i-run yung logic as a logical consequence. Yung logical consequence niya. Okay. Okay, let's assume for the sake of argument na tinanim yan si mismo si Grijaldo ni Bato. Okay? Tanggalin niyo muna yan sa isip niyo. Let's follow the logic. Internal critic. De, joke lang. Let's assume na it is indeed tanim ni Bato. Clear ba tayo doon? Okay, kung tanim yan ni Bato, then it also follows na tanim din ni Bato si Garma. It follows, right? Tama ba? Tama ba, Salmonella? Are you getting the logic of it? Let's assume na tanim talaga ni Bato yan si Grijaldo. It also follows by implication na tanim din ni Bato si Garma. If that is true, kung tanim ni Bato si Garma and si Grijaldo, then they don't have a case. Ako yung si Garma eh. Sino ba nag-name drop sa kanya? Diba, ayon sa dalawang congressmen ito, sinabi daw ni Garma na ipatawag si Grijaldo dahil kaibigan niya. Tama ba, Salmonella? It doesn't make sense now.
Lahat ng PNP na pati si Espinosa na. Doon muna tayo. Gusto ko lang makita ni Salmonella why I cannot agree with your possibilities. I have to stand on the negative. Why? Because logic dictates that's BS. Bakit? Okay, kasi if I assume na tanim niya ni Bato, I also have to assume na si Garma ay tanim ni Bato. If I assume na both sila ay tanim ni Bato, then the Quadcom has no case. Which is absurd. Because they do have a case. And then ang ginamit nila ay si Garma. Right? Then Garma, ni name drop si Grijaldo. Correct? Pwede kung ganun ang plot, ang lupit ng scheme ni Bato, bait si Garma. Pero, pero ganito. Sabi natin, Pops Chulo, mastermind. Okay? Okay? Sabi natin ganito. Genius relative sa kakayahan ko. Okay? Sabi natin ganon. Okay? Parang pelikula. Parang ganon. Ganito. Gawin natin pelikula, Salmonella. Gawin natin pelikula. Kasi sabihin natin, yung pagiging scripted niya, it's so clever. Pero natawa ka rin sa pagiging pelikula, right? Ngayon, kaya nagigets mo kung bakit ayoko sa side na yon. Kasi tunog pelikula talaga. Sabihin natin masturbator. Okay, masturbator si Bato. Okay? The assumption is, ay tanim ni Bato si Grijaldo na ni-name drop ni Garma. O ngayon, I have to also assume na si Grijaldo and si Garma ay tanim ni Bato. Okay, kapag sinabi ko yun, then the Quadcom has no case. Ito ang issue. Sabi ni Pops Chulo, what if, kung ganun yung plot, ang lupit ng scheme ni Bato, right? Sabihin natin, tama si Pops Chulo. Ang galing ni Bato sa scheme niya. Tama, ang galing schemer ni Bato. O ngayon, ang ibig sabihin nun, ganito, nilagay ni Bato mismo, tinanim sa Quadcom, yung witnesses para ipahiya yung sarili nila. Teka. Wait. Not gonna work, right? It doesn't make any sense. O ito, second possibility. Tinanim ni Bato yon. Abductive reasoning tayo ha. Ano tayo? Hypothesis generation. Okay? So okay, bullshit yung unang hypothesis natin. It doesn't make any sense. Okay? May isa pa tayong hypothesis. Possible pa rin. O mag-create din kayo dyan, mag-construct kayo dyan kung ano, para tingnan natin, explore natin. So, pangalawang hypothesis na naiisip ko is, gusto nila Bato na i-misdirect sila by ganito. Ito yung naisip ko, as an evil genius ng level ko. Okay? Evil genius ng level ko. Halimbawa, kalbo ko. Halatingin ko sa capacity ng IQ ni Bato, hindi niya may... Exactly! Salmonella! Nag-gets mo na! Ito yung lagay ko sinasabi. You give them too much credit, guys. You really think they're smart like that. You're giving them too much credit. Ikaw na rin yung nakakita, Salmonella. Kaya hindi ako pwede pumunta dun sa side na yun. Nag-gets mo na rin. O, ito pa. What if evil genius? Evil genius sa level ko. Okay? Sa level ko lang. Okay, evil genius sa level ko. Yung pati ako papabilib. What if ako si Bato? Kunyari, guilty ako sa EJK. Guilty si, Presidente Duterte. Eh, kaso mas matalino ako. Naubos nga yung buhok ko kasi sobrang talino ko, right? Okay, ganito ngayon. Iimbestigahan tayo, Mr. President. Anong gagawin natin, Bato? Kalbo! Ako nang bahala, Mr. President. Upo ka lang dyan at mag-take ka lang ng fentanyl. Halimbawa ganon. Mag-fentanyl ka lang dyan. I can do it. Okay? Alright. Iimbestigahan tayo. Ipatawag ang PNP! Please! Baralin sa ulo isa-isa! Pamiting tayo sa mga PNP. Yung mga loyal sa atin. Yung mga DDS. Ha? Yung mga DDS. Yung katulad niya mga general na pinatawag dyan. Okay? Yan. Patawag natin yan. Meron tayo problema. Iniimbestiga tayo sa EJK. So here's my plan. Are you ready? Oh, bukas na guys. Ah, bukas na yung plano. Oh, ngayon na ba? Oh, bukas na. Kung gusto nyo ngayon, mag-like muna kayo. Oh. Ah, game. Ito na. Ito yung plano ko, Mr. President. Makikinig ka ba o naka-fentanyl ka pa rin? Sorry. And kailangan ko kasi nakakatawa eh, di ba? Fentanyl ka muna. Okay. Thank you, Kane. Wiring sa utak ko. Here's my plan. Bago nila mahanap yung tunay na death squad natin, magtanim tayo ng mga tao sa Quadcom. Bakit? Kasi pag nagtanim tayo doon, paano yan? Mapapahiya tayo? Okay lang yun. As long as hindi tayo makonvict. Ganito gagawin natin. Magtatanim tayo ng maraming tao dyan. Na witness. Ano yung purpose? Oo, mapapahiya tayo. Pero madidiscredit yung Quadcom kasi nagtanim tayo ng maraming witnesses bago sila makarating sa totoong witnesses. Damn! Sa ulo mo itutok! Barilin mo! What up? Am I genius or what? Huh? Ang problema, Salmonella. Are they capable of that?
Ala? Poisoning the well? Of course! Si Garma! Sino yan? Si Kerwin! Lahat yan, mga yan! Tanim ko yan! Bago sila makarating doon sa mga tunay na witnesses, nasira na natin yung quadcom. Sabi ni KB Trill, brilliant! Brilliant! Hindi makatotohanan, I know. Pang pelikula, right? BS, may iniwala na magtanim si Bato. De, inamin na rin ni Salmonella eh. Inamin na rin niya. Ang sabi niya, sa icon eh, Bato? I don't think you can think of that. I know. You give them too much credit, guys. Hindi maisip ni Bato yan. I know. Kaya hindi ako pwede pumunta doon sa lugar na yon. Okay? Ang gagawin lang. Ikaw, Garma! Kikinabing ko yung anak mo. Kailangan mong lumapit. At bumalik ka rin sa testimony mo last time. We need you. Oo, gusto mo. Sa ulo. Kaya umiyak si Garma. It has to be believable, Garma. Para maging believable yan, kikinabing ko yung anak mo. Brilliant. Oh, di ba? Oh, ngayon, Salmonella. Ikaw na pag-i-deciden ko. Gusto mo bang ituloy istorya o nagigets mo ng hindi capable si Bato doon? Ikaw, happy life. Ikaw, happy life. Happy life. Happy life. Press 1 kung tutuloy ko. Press 2, gets mo na. Hindi capable si ano doon. Hindi capable si Bato doon. Wag na. Dituloy na natin to. Gets mo na yung point ko. Kung ba hindi ako pwede pumunta sa point mo. Gets mo na. Very good. Very good. Now we understand each other. Ngayon, naiintindihan mo na yung point of view ko. Na hindi ko kayang i-take yung point mo. Okay? So, pero malaman natin, i-play natin itong first part, almost first part ng statement nitong si Grijaldo sa Senado. Okay. Siguro, as para to support yung claim ni Gossip Central, siguro, reviewin ulit natin yung usapan nila ni Kong Dan, tsaka ni Kong Abante. The moment na sinabi niyang merong pang-isang tao doon, kailangan natin makita yung reaction ni Kong Abante. So, yun lang naman yung ibig niya sabihin, pero patapusin natin yung ni Grijaldo. Okay? Kasi tama naman si Gossip dito eh. Pulis yan. Isa na lang yung naandoon eh. Kahit staff pa yun ng pwede niya sabihin na staff yun. Actually, mas maganda nga yun kasi siya mismo magtuturo. Yun yung staff. Pag-witnessin nyo. Kasi si Garma, hindi niya mapapawitness. Yung dalawang lawyer, hindi niya mapapawitness. Yung dalawang congressman, hindi niya mapapawitness. So, it is in Grijaldo's interest na sabihin yun kung sino man yung taong staff na yun. Kasi yun yung pwede nila na masamon at mag-witness. Right? Pero wala sa istorya ni Grijaldo yon. Kaya tama, yun ang muni-muni ako, sinabi ni Gossip Center, actually, that's a very good point. Actually, not only a good point, that's a very important point. Sige, pagtsagahan na natin to, alam natin to, pero importante kasi ito. So eto, tandaan natin itong mga tao na babanggitin ni Grijaldo. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room. Correct. So, sino na yung nasa room? Tatlo. Yung dalawang lawyer, itong si Grijaldo, saka staff. Saka si Mr. Google. Staff, assuming na tama yung sinasabi ni Kong Dana. Okay, assuming. Ando na yung, di ba? Tapos? And he asked me to sit beside him on his right side. And then, Kong Abante entered the room. Kong Abante. Actually, yung pinaka-plausible na story dito is, nando na yung staff. Kasi kung kasama yun ni Dan, kilala niya yon. Kung kasama yun ni Abante, kilala niya yon. So, the most plausible story is nando na. Right? Ako ha, sa tingin ko lang ha, kung sa storytelling ha. The room. Meron pa kayang iba? Patuloy lang natin ng konti to. Sat bar, end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Maliwanag na ang sinasabi nitong Grijaldo ay ilan lang sila doon. Itong siya. Correct. Si Abanteng Patras, correct. Si Mr. Google Dan Fernandez, correct. At dalawang lawyer, lima lang sila. Okay. Yeah, sa narrative ni sa narrative ni Grijaldo, lima lang. Pero sa narrative ni may isa pa. So ngayon ang question dito is, ano ba yung magiging motive ni Grijaldo para hindi banggitin yung isa? Okay, yan yung one way to actually think about this. Pangalawa, it's either that kung bakit ayaw banggitin ni Grijaldo, and secondly, hindi ba nasa interest ni Grijaldo na banggitin yung isang yung kung nandun man? Bakit? Kasi actually sa lahat ng mga yan na pwede niya i-compel is yung staff, right? Ako sa thinking ko
Ang pwede niya i-compel is yung staff. Kaya makes sense yung sinasabi niya, no, ni Gossip. Ano yan? Sa tingin ninyo, yung isang high-ranking official, hindi pa naman matandang-matanda ito, hindi naman pa uugod-ugod ito. Kaya nasa servisyo pa ito eh, di ba? Sa tingin ninyo, magkakamali siya sa isang napaka-importanteng meeting, private meeting yan, na ginanap doon sa loob ng House of Representatives na may kinalaman sa kanyang pagiging resource person. Sa tingin ninyo, magkakamali ba siya ng bilang? Hindi, hindi yan magkakamali. Tama siya doon. Titignan mo talaga lahat kung sino yung nandun. Kasi unang-una, it's weird na ipatawag ka. Private meeting. I-check mo lahat. I-check mo lahat kung sino yung mga yan. And may training yan, taong yan. Oo nga, no? Yeah. Kaya nga, feature ko dito eh. Gusto ko rin makita nyo yung point ni Gossip. Oh, magkakamali ba siya na kung sino-sino yung mga nasa room despite na lima lang sila? Okay? Hindi yan 20, hindi yan 10. Okay? Napakadaling tandaan niya mga yan. Lima lang sila. Panoorin natin itong sinabi ni Dan Fernandez. Tsaka naghihintay pa sila doon, right? Naghihintay pa sila doon bago pumasok si Dan Fernandez. So, ibig sabihin, habang nakaumpo sila, tinanong pa siya ng dalawang lawyer, ano, o isang lawyer na sinabi na, what are we going to talk about? What are we going to talk about? Sabi niya, I don't know. Okay, so naghihintay pa sila noon. It means, maglilinger pa sa utak niya kung sino yung isa pa. Unless pumasok yon kasama ni Dan, right? Kung kasama ni Dan yon, paano niya nakalimutan? Hindi niya rin nabanggit niya na kasama ko pumasok. Right? Right? Oh, pangalawang option is kasama ni Abante. Kung kasama ni Abante, dapat mag-correct si Abante dyan pa lang. At siya pa yung mag-correct si ano yun. Yeah? It's not matting. I'm sorry guys, it's not matting. Tama si Gossip dito. I-analyze ka natin, bakit kaya may lumabas na isang misteryosong staff? Okay, panoorin natin ito. Kasi yun na lang yung pag-asa nila na kumbaga ma-acquit niya sa controversy niyan or ma-acquit publicly. Oh, diba? Sa public opinion, yun lang yung way. Kasi hindi nila pwede i-compel si ano kasi conflict of interest. Hindi pwede yung lawyer kasi unang-una, lawyers yung mga yon. Hindi rin papayag yung mga yon. So ngayon, may kailangan ng isa. Yung isang yon ang magkasabing hindi nangyari yan, hindi nangyari yun, blah, blah, blah. Pero itong pinakamaganda sa lahat, baka trap na naman ni Bato to. Si Bato kasi ang mastermind nito eh. Baka trap na naman. Kasi tandaan nyo, nagkaroon ng kopya yung sa ganang mamamayan, may copy ng CCTV footage na nandoon si Trillanes. Sa palagay nyo, wala, may kopya kaya sila nung CCTV kung sino-sino yung mga pumasok? Baka inaantay lang nila na magkamali itong dalawang to bago lalabas yon. The bold bald, evil genius ka ba to? Evil genius! Kaya pala lagi kitang dinidibang. Kaya kitang laging dinidibang kasi gusto mo magkaroon ng public view na you're stupid. Kasi 'di ba merong stereotyping sa mga kalbo, kalbo masamang tao. So mukhang tama 'yon.